Ongoing na po yung tinatawag nating immigration administrative biometrics. In preparation po yan doon sa kanilang inquest. Lahat po ng mga foreign nationals na nandito, wala akong may pakita mga dokumento. Isinailalim sa profiling ngayong araw ang 159 na mga dayuhang POGO worker na nahuli sa Porac, Pampanga. Isa-isang dumaan sa biometric ang mga foreign national para sa kanilang pagkakakilanlan. Dahil lahat ng mga ito, walang dokumento na maipakita sa mga otoridad. Pagkatapos ng profiling at biometrics, sasailalim sa inquest proceeding ang mga dayuhan dahil sa immigration violation. Kinakailangan mo, pagpakalat-kalat ka sa Pilipinas, maging tayo, muna sa abroad, dala mo yung passport mo. Yan yung pagkakakilanlan mo na pumasok ka legally. Pag hindi mo po mapakita yan, may probable cause na yung gobyerno na i-hold ka pa ng dalian at i-verify kung bakit ka nga ba nandito. So yung pinaginagawa nila ngayon, para makita na lahat ng mga yan nandito legally. Itinanggi naman ng mga foreign national na nagtatrabaho sila sa POGO. Isa sa mga nahuli na si Alias Kim, isang Vietnamese, 31 years old at 7 buwang buntis. Anya, isa siyang teacher sa Vietnam. Kwento niya, nandito sila sa Pilipinas para mamasyal. Naghahanap lang umano sila ng bar nang biglang parahin ang kanilang van at hinuli sila. We have no work in here. We don't work in here. Okay. We just come here to travel some weeks. Travel some? Yeah, in Philippines. Ngunit kung tanungin kung nasaan ang mga passport nila, kinuha umano ito ng kanilang travel agency. Our purpose, give them a traveling company. Travel company. What yeah, more? we have a picture. They say that we have picture. That's okay. Picture our passport. Oh. They say that. Who said that? The traveling company. Ang mga Malaysian na ito, wala rin umano silang alam sa POGO. Mamamasyal at magbabakasyon lang umano sila at naghahanap ng swimming pool. Hindi rin umano ipiniliwanag ng mga otoridad ang dahilan kung bakit sila hinuli. Ganito rin ang dahilan ng iba pang mga nahuling Malaysian. We come from vacation. Huh? Vacation. Vacation? Yeah. Okay. And yeah, we are not POGO. Anything is you know. You don't know about the POGO? No, we don't know. Because we are go to the aqua park, right? They catch our come down from the highway, they catch us on the car, right? You'll just go enjoy the holiday, but even we all go down the skyway, and then the police already stop us. Stop us and then just say, oh, what happened? What happened? Stop us. Mariin namang itong itinanggi ng PAOK. Wala ho akong nakitang swimming pool doon sa loob ng Grand Palazzo Royal. Wala rin ho akong nakita doon na beach resort. So, at tandaan ho natin, mga scammer ho ito. Kahit anong kwento, gagawin nila para mapapaniwala ang kahit sino po. Kinumpirma rin ng PAOK ang nauna nang sinabi ng Philippine National Police na may isinasagawa ng imbestigasyon sa ugnayan ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga at Sunyuan Technology sa Bamban, Tarlac. May ongoing investigation tayo na merong links allegedly yung Hongcheng Sunyuan tsaka yung Lucky South 99. Ongoing pa po yan. Itong mga susunod na mga araw ko siguro makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ho ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga nasa likod. Kagabi, isa pang Chinese national ang nakita sa loob ng compound ng Lucky South 99 matapos marinig ng mga pulis ang nagsisisigaw na biktima. May nakita tayong nakatali ng kahigaan, punong-puno ng pasa. Nakuha na po natin yun. Kasi may sumisigaw kagabi. So napilitan kaming pasukin. Nung pagpasok namin, nakita namin ilang araw na siyang nakatali. Kinalagan ko namin ng tali at punong-punong po siya ng pasa. Dinala namin sa ospital at ngayon nandito na po siya. Ayon sa PAOK, pagkakuha sa biktima, agad din silang umalis at hindi na nag-inspeksyon sa lugar dahil hindi pa lumalabas ang search warrant. Kwento ni Elias Peter, ikinulong siya ng matagal sa kwarto dahil gusto niyang mag-resign dahil ayaw niya sa trabaho bilang scammer. He has been locked in the room more than 10 days. That's why he's shouting ask for help. Sa tala ng PAOK, nasa 159 na ang kabuuang foreign national na hawak nila mula sa nasabing illegal na POGO. Apat na ang biktima ng kidnapping
at may 7 Pilipino na nasa kustudiya nila na biktima ng illegal detention. Ayon sa PAOK, kritikal ang mga oras ngayon dahil habang tumatagal na wala silang pinanghahawakan na warrant at di nila mapasok ang loob ng compound, lalong lumalaki ang posibilidad na kung mayroon pang biktima sa loob, ay bawian pa ito ng buhay. Napakahalaga, liyang araw na po ito na walang tubig, walang ilaw. Baka mamaya pagpasok namin mamayang gabi or bukas pag ginalugan namin, may makita kami mga katawan. Sana wala. Ryan Lacanlale, UNTD News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.